SAP, sa DSWD. Pero hanggang ngayon naman eh, walang balita kung may matatanggap ba o kung meron ba. Wala naman kasi silang pasabi eh. Wala na. Ate, wala nang natira dun sa padala mo. Hindi naman kasi nagbigay na separation kay ang amo ko sa pagtatrabaho ko bilang caregiver sa mama nila. Pang sabi pa, huwag na daw akong babalik doon at baka mahawa pa sila sa sakit ko. Oo ate, nahihiya na nga ako sa'yo eh. Kasi alam ko naman na marami ka na diyang intindihin problema sa Qatar. Nakadagdag pa ako. Oo ate, nagpapasalamat naman ako sa Diyos ate na bumaling na ako sa sakit ko. Kaso nga lang, nagkabaon-baon ako ng utang sa ospital. Tapos, syempre hindi ako nakapagtrabaho, 3 buwan na akong may utang dito sa bahay. Pinapaalis na ako ng may-ari. Ate, pwede bang... Oo ate, yung hiya na nga ako sa'yo eh, pero wala na kasi ako malalapitan sa ngayon. Pag di pa raw ako umalis, ipapabarangay na daw niya ako pag hindi pa ako umalis ngayon. Anong gagawin ko ate? Ate, pwede mo si doon muna kina Kuya Mike. Hindi ko pa kasi siya maalagaan sa ngayon eh. Magulo pa yung sitwasyon. Ate, pwede mamaya ka na lang tumawag. Nandito kasi yung may-ari ng bahay. Pakikiusapan ko muna. Ay, Mrs. Baka pwede naman po na isang bampalugit pa po. Kasi wala naman po akong malilipatan, saka wala po akong pera pambayad ulit ng upa sa bahay eh. Kung hindi naman po ako nahawahan ng sakit, alam niyo naman po na makakapagtrabaho po ako. Hindi po, Mrs. Magaling na po ako sa ngayon. Ito po, may isang kumayan po, may certification po ako galing sa ospital na COVID-free na po ako. Ito po, na pwede na po ako magtrabaho, Mrs. Mrs., naiintindihan po naman po na yung sitwasyon niyo eh, na kailangan niyo din po ng pera. Pero, nangangailangan din po talaga ako ng pera dahil wala po talaga akong pambayad sa inyo. Yung ate ko po, pinapakiusapan ko naman po, pero hiyang-hiya na po ako sa kanya dahil siya lang po yung nalalapitan ko lagi. Ano po? Matagal na pong sira yung flush sa banyo, saka po yung gripo. Di ba po nireklamo ko yun sa inyo? Hindi po ako nakasira nun. Pati po yung pinto sa likuran. Di ba po? Ilang beses ko na po yung pinakiusap sa inyo na gawin. Hindi po ako nakasira nun, Mrs. Mrs., parang awa niyo naman. Wala naman po akong matutuluyan eh. Kahit po gusto ko pong dalawin yung anak ko sa probinsya. Yung panganay kong anak, hindi ko pong madalo kasi po wala naman po pamasahe sa quarantine pa po ngayon. Mrs., huwag naman po munang hakutin yung gamit ko. Parang awa nyo na. Ito po, ito po electric fan, saka po yung TV. Sa inyo po yun, iiwan ko po yun para po makabawas ang utang. Wala po talaga ako mapupunta. Mrs., parang awa nyo na po. Ilan po. Hello, ate.
Ate, ate, nahakot na nila yung gamit ko eh. Ate, ano pang gagawin ko? Ate, wala naman ako mapupuntaan. Ate, tulong. Parang awa mo na. Ate, ate, tulong naman oh. Wala, layasin na ako dito eh.